Naniniwala ka ba sa natural na kapangyarihang taglay ng isang mutya? Alam mo bang may angking kakayahan ang mga mutya kontra sa mga aswang na nasa panig ng kaliwa? Na kung mapapasakamay mo ay maaaring magbigay sa iyong sistema ng pambihirang lakas, gayon din sa pisikal at espiritwal mong kamalayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kababayan. Taong 1961, Banga, Aklan. Noong mga panahong ito, kasalukuyang mag-uuling itong si Ronel. Maaga siyang namulat sa ganitong gawain sa kadahilanang ito ang kinabubuhay ng kanilang pamilya sa liblib na baryo ng Aklan. Bagaman wala sa isipan ng binata ang mga bagay-bagay tungkol sa mga mutya, dahil sa tanging alam lang nito, maraming naglipanang nilalang sa kanilang baryo na nasa panig ng kaliwa. May mga iba't ibang lahi ng aswang na naghahasik ng takot at kaguluhan sa kanilang lugar na nagmula pa sa ibang rehiyon ng Kabisayaan. Kung kaya naman, palaging pinag-iingat ang binata at pinagpapaalalahanan ng kanyang Lolo Amadeo na huwag makikipagtalo sa mga taong ngayon pa lang nito nakita o nakilala. Ayon kasi sa matanda, mapanlinlang at traidor ang mga aswang. Bagamat kilala ang mga aswang sa kanilang asal, pagdating sa aspeto na may isang salita, subalit hindi pa rin dapat magpakampante ang binata. Lalong-lalo na noong nagdaang dekada, marami-rami na ang naitalang pagsalakay ng aswang sa mga liblib na baryo ng Aklan. Sa katunayan, halos 12 pagsalakay noon ang naganap sa kanilang baryo ayon kay Mang Amadeo, kung saan ikinasawi ito ng maraming individual at pamilya. Hindi man kapani-paniwala ang inilalahad ng matanda sa kanyang apo, pero nangyari at nasaksiyan ito ni Mang Amadeo. Ayon pa rito, karamihan sa biktima ng mga aswang na yon ay pawang mga nagdadalang tao, bagong silang nasanggol at matatandang may malubhang karamdaman. Sa puntong iyon, napaisip itong si Ronel dahil sa mga inilalahad ng kanyang lolo. At ngayon lang napagtanto ng binata na marami palang klase ng aswang sa kanilang baryo ang mga dumadayo noon. Subalit ang higit na kinatatakutan na aswang ni Mang Amadeo ay ang mga buso. Kaunting kaalaman lang, ang ganitong uri kasi ng aswang ay hindi tipikal na nakikita ng mga tao, gaya ng mga tiktik, wakwak, manananggal, paraduno at kung ano-ano pa. Ang mga buso ay merong natatanging kakayahan na wala sa ibang aswang, ngunit may kahinaan ang mga ito pagdating sa mga taong nagtatangan ng pambihirang mutya. Halos dinodoble ng aswang na ito ang kanilang sabulag para hindi sila makita ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, dahil sa mga naririnig ni Ronel, bahagya itong nangilabot sa sinabi ng lolo niya. Pero sa isang sulok ng kanyang isipan, tila ba nagkaroon ng interes sa mga mutya itong binata. Ngunit ayon kay Mang Amadeo, hindi raw hinahanap ang isang mutya. Sa katunayan, kusa raw itong nagpapakita sa taong may malinis na hangarin at busilak na puso para sa isang mutya. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy lang itong si Ronel sa kanyang nakagisnan na hanap buhay, ang pag-uuling sa bundok. Doon kasi nito isinasagawa ang kanyang pag-uuling upang hindi makaabala sa kanilang mga kapitbahay. Halos 3-4 na sako ang kailangang punuin ng binata bago bumaba ng bundok. Mahirap man ang buhay, pero kinakaya ni Ronel ang lahat para sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo pa nga at hindi biro ang pinagdadaan ng hirap ng binata. Bukod kasi sa may karamdaman ang ama nito, sinabayan pa iyon ng kanyang ina na may kapansanan sa paglalakad. Samantalang ang Lolo Amadeo ni Ronel ay isa lamang hamak na manggagamot sa kanilang baryo. Tangan ang samot-saring mutya ng kalikasan ay nakakapagpagaling naman ito ng mga tao. Gayunpaman, maraming tao pa rin mula sa Karatig Baryo ang nagtitiwala dito dahil sa bisa at galing ng tinatangan nitong mutya. Halos kilala rin ang angkan ng mga ito
pagdating sa usaping pakikipagkapwa-tao. Dahil dyan, hindi rin maipagkakaila ng binata na maraming naiinggit sa kanilang angkan sa aspeto ng panggagamot, higit sa lahat ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Mga mangkukulam at mambabarang, gayon din ang manglalason na ginagawang hanap buhay ang kanilang lihim na karunungan. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy lang sa buhay si Ronel at hindi nito pinapansin ang mga pasaning mga taong may galit sa kanilang angkan. Ayon kasi sa binata, bakit naman siya matatakot sa mga taong yun kung wala naman siyang ginagawang masama? Subalit, si Mang Amadeo palagi pa rin pinapaalalahanan ang kanyang apo na palaging mag-iingat at iwasan ang pakikipagtalo sa ibang tao. Hanggang sa isang araw matapos mag-uling ng binata sa bundok, laking gulat nito nang kausapin siya ni Mang Amadeo nang hindi niya inaasahan. Ronel, apo, wala ka bang nakikitang kakaibang bagay sa tuwing nag-uuling ka sa bundok? Diretsang tanong ni Mang Amadeo. Ano pong kakaibang bagay, Lolo? Pagtatakang tanong ni Ronela. Ang mutya ng uling, apo. Hindi mo pa ba ito nasusumpungan? Isa itong parte ng uling na naging bato at makintab. Paalala at paliwanag ni Mang Amadeo. Sa puntong iyon, napaisip naman si Ronel sa tinuran ng kanyang lolo. At sa isip-isip ng binata, posible kayang maging bato ang isang piraso ng uling? At sa kung sakali mang may mutya nga ng uling siyang makita, saan kaya niya ito gagamitin? Iyon ang mga katanungang pumapasok sa isip ng binata. Upang maliwanagan ang mga bagay-bagay sa isipan ni Ronel, inusisa nito ang kanyang lolo tungkol sa natatanging mutya ng uling. Pero ayon sa paliwanag ni Mang Amadeo, mainam raw ang mutyang iyon kontra sa mga aswang, mambabarang, mangkukulam at manlalason. O di kaya ay maging sa itim na mahika na lalang ng demonyo. Dagdag pa ng matanda na mainam rin daw itong panghalina ng swerte pagdating sa aspeto ng negosyo. Matapos mailahad ni Mang Amadeo ang mga bagay-bagay na gustong malaman ng kanyang apo sa pagtatangan ng isang mutya, bahagya rin itong hinikayat si Ronel na mag-aral ng mga buhay na kataga. Ayon pa sa matanda, mas malakas ang isang mutya sa orihinal nitong anyo kapag dinadasalan, sa kadahilanang para dumoble ang lakas, bisa at galing ng isang mutya, lalong-lalo na ang ibang mutya na nasa anyo ng isang kahoy o ugat. Lumipas pa ang mga araw, naunawaan ng lahat ni Ronel ang tungkol sa mutya ng uling. Kung kaya naman, naghintay ito ng tamang pagkakataon kung kailan ito ipagkakaloob ng kalikasan sa kanya. Ngunit habang tumatagal, panaka-naka namang napapabalita sa mga karatig baryo ang pagsalakay ng mga aswang na kung tawagin ay buso at alasip. Ayon sa mga nabibiktima ng mga aswang na ito, pabigla-bigla na lang daw silang dinadaanan ng dayong kalalakihan na tila ba iniihipan lang sila ng mga ito. Pagkatapos nun, magkakanda-pilipit na ang mga ito na parabang hinahalukay ang kanilang mga bituka. Meron namang nagsasabi sa tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan, pagbigla-bigla na lang daw na may kumakalmot sa kanilang mga katawan sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, na labis namang nagdala ng takot sa mga tao. Hindi na maganda ang nangyayari sa ating kababaryo, Ronel, apo. Kaliwat kanan na ang ginagamot kong nabarang, na aswang at nakulam. Grabe ang mga aswang na alasip. Para silang mga hangin, apo. Dinadaanan lang nila ang mga tao kahit umaga. Nakakain na nila ang laman loob ng katawan ng mga to. Sumabay pa ang mga aswang na buso, na kung sumalakay naman sa gabi, kahit hindi pa kalaliman, nakakapambiktima na sila gamit ang sabulag. Palibasa, walang kakayahan ang mga ordinaryong tao na makita sila. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Amadeo. Halos na patunganga naman si Ronel sa inilahad ng lolo niya dahil hindi sukat akalain ng binata na may ganoon palang klase ng mga aswang.
Kaya kung susuriing maigi, walang paglalagyan ang mga tao sa kanilang baryo. Gayunpaman, umaasa pa rin ang binata na pagkakalooban siya ng kalikasan ng mutya, panlaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Makalipas pa ang ilang buwan, halos kaliwat kanan ang nadadaan ang lamay ni Ronel na biniktima ng mga aswang. Mapabata man, matanda at mga buntis ay hindi pinapatawad ng mga ito. Halos hindi rin maatim ng binata na silipin ang mga ito sa loob ng kabaong. Dahil sa pangyayaring yun, tila gusto ring sumabog sa galit ng binata at ubusin ang mga aswang sa kanilang baryo. Subalit sa isip-isip ni Ronel, wala pa siyang sapat na dunong para harapin ang mga aswang na ito. Hanggang sa sumapit ang buwan ng Abril, 17 ng taong kasalukuyan, araw ng Biyernes. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang kakatapos lang mag-uling ni Ronel at sisimutin na nito ang kanyang mga uling, biglaan naman na nasipat ang makintab na batong itim. Sa labis na kuriosidad ng binata, dinampot niya ang bagay na yun sabay isinilid sa kanyang bulsa. Sa pagbagtas nito ng daan pababa ng bundok, panaka-naka itong nakakakita ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Ginagapangan man ang hilakbot sa katirikan ng araw, subalit nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Kasabay nun, nakakita si Ronel ng isang sundang na nakatusok sa lupa at inuwi niya ito kasama ng batong itim at mga uling na kanyang dadalhin sa merkado. Subalit, nang tuluyan na itong makarating sa kanilang pamamahay, kaagad na napansin ni Mang Amadeo ang kakaibang kilos ng kanyang apo. Kung kaya naman, kaagad itong kinausap ng matanda habang nagwiwika na nga. Ronel, apo, may problema ba? Para kang balisa. Ano bang nangyari sa pag-uuling mo? Usisang tanong ni Mang Amadeo. Ho, ikwan po kasi lolo. May nakita po akong batong itim sa pinag-uulingan ko at may nadaanan pa akong sundang na nakatusok sa lupa. Kaya inuwi ko pong pareho ang mga ito. Paliwanag naman ni Ronella. Dahil sa pangyayaring yun, hindi malaman ni Mang Amadeo kung papaano nagkaroon ng sundang sa dinadaanan ni Ronella. Gayong bibihira lang ang napapadaan sa lugar na yun. Ngunit nang tignan nito ang daladalang sundang ng kanyang apo, nakapagtataka lang dahil hindi raw iyon gawa sa mundo ng mga tao. Kung kaya naman, ipinagkibit-balikat na lang ito ni Mang Amadeo, sabay sinuri nito ang batong itim mula sa pinag-uulingan ni Ronel at sigurado siyang iyon ang mutya ng uling. Dagdag pa ng matanda na ang mutya na yun ang mabisang pananggalang sa kahit ano pa mga klase ng aswang. Hindi naglaon ipinagtanong-tanong rin ni Mang Amadeo ang mga bagay-bagay tungkol sa sundang na napulot ni Ronel sa loob ng kakahuyan. Hanggang isang albularyong antingero ang nagsabi rito na sandata raw iyon ng mga engkanto. Maaari nga nakalaan raw ang sundang at mutya ng uling sa apo niya. At posible rin nga may misyon ang binata. Makalipas pa ang ilang minuto, ipinakita ng lolo ni Ronel ang mutya at dinasalan ito ng albularyong antingero sabay ibinalot sa itim na tela bago napunta sa pangangalaga ni Ronel. Sa pagdaan pa ng mga araw, nakaramdam ang binata ng pagbabago sa kanyang abilidad at katawan. May mga bagay at nilalang siyang tanging siya lamang din ang nakakakita na ayon sa binata ay mga hindi pangkaraniwan o ordinaryo. Nagkaroon din ng mga gabay na engkanto ang binata na nagbibigay sa kanya ng mga babala kapag may mananalasang aswang sa kanilang baryo. Sa pagkilatis ng mga aswang ay natutunan na rin ni Ronel sa pautay-utay na pamamaraan. Isang bagay na hindi niya nagagawa noon. Ngunit simula nang masumpungan ito ang mutya ng uling, natuto na rin itong maglakad-lakad sa gabi. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, halos 2 kalalakihan ang nakasalubong ng binata sa kanilang baryo at batid nitong hindi tao ang mga yon.
Binabalaan ko kayo mga aswang. Itigil na ninyo ang inyong kahibangan at lumayas kayo sa baryong to. Kung ayaw ninyo magkandaleche-leche ang buhay ninyo. Mariing pagbabanta ni Ronella. Maghulos dili ka, binata. Baka hindi mo kami kilala. At para sa kalaman mo, hindi kami pipitsuging aswang lamang. Mariing giit ng dalawang aswang. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na sa aming daraanan habang nakakapagtimpi pa kami sa'yo. Dahil mukhang wala ka namang ibubuga sa kumbate. Mariing sambit at panlalait pa ng isang aswang. Siya nga naman, binata. Paraanin mo na kami kaysa ikaw ang gawin naming hapunan ngayong gabi. Sang-ayon pang muli ng isang aswang. Maya-maya pa, nang hindi pa rin umaalis si Ronel sa daraanan ng mga ito, wala nang pagpipilian ang mga nilalang na yun, kung hindi ang tudasin ang taong nakaharang sa kanilang daraanan. Dahil sa panlalait ng mga ito, inakala nilang ordinaryong tao lang ang kanilang nakatagpo, ngunit nagkamali sila. Kung kaya naman, nang maglaho ang binata sa harapan ng mga ito at sinubukang sundan ang amoy nito para tudasin, subalit nabigo sila. Bilang aswang na buso, sinabayan ng aswang ang sa bulag ng mutyang tangan ni Ronel, ngunit hindi nito matuntun ang kinaroroonan ng binatang magmumutya. Maging ang isang aswang na alasip ay gumamit na rin ng espiritu ng hangin, ngunit hindi rin ito natuntun ang binata. Habang si Ronel ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumalakay, tangan ang sundang ng mga engkanto. Sa matyagang pagmamasid ng binata, una nitong tinodas ang aswang na alasip, na dumaan ito sa kanyang harapan gamit ang mainit na hangin. Sa pagwasiwas ni Ronel ng sundang, ay halos nagkandapira-piraso ang aswang na yun. Kung kaya naman, napamura ang isang aswang na kani-kanina pa inaabangan ng binata kung ano ang susunod na hakbang ang gagawin ito. Hindi ko alam kung anong klaseng pananggalang umutya ng kalikasan ng tangan mo at natodas mo ng ganong kadali, sinonoy. Sa puntong yun, biglang lumitaw si Ronel sa pag-aakala ng nilalang na yun na hindi siya nakikita ng binata. Ngunit ang hindi alam nito ay kanina pa siya pinagmamasdan ng binata mula sa kanyang kinatatayuan. Kung kaya naman, bago malingaw-ngaw ang unang pagtilaok ng manok, kasabay ang pagsilay ng bukang liwayway, halos walang humpay na inundayan ni Ronel ang aswang na busok na nakasandal sa puno ng akasya. Hindi rin makapaniwala ang nilalang na yun dahil hindi rin ito inaasahan na may tumalo sa sabulag ng isang aswang na gaya niya. Halos nakapagsalita pa ang nilalang na yun bago ito panawan ng buhay. Anong klase kang nilalang at nagawa mo ko makita ng ganong kadali? Giit na tanong ng aswang. Tangan ko ang mutya ng uling at sundang ng engkanto. Magmula noon, tuloy-tuloy na ginamit ni Ronel ang mutya ng uling at sundang ng mga engkanto na nasumpungan niya sa bundok kung saan siya nag-uuling. At halos nagtayo rin ito ng sarili niyang tindahang ulingan para maitawid ang pangangailangan nila ni Mang Amadeo. Gayon din ang kanyang mga magulang. Pero alam niyo ba, sa bawat araw at gabi na pumapaslang ng mga dayong aswang si Ronel sa kanilang baryo, tangan ang kanyang sundang at mutya. Tila ba normal na lang sa mga tao ang makakita ng mga patay na aswang sa mga masusukal na talahiban ng kanilang baryo? Kung kaya naman, kapag nakakakita ng patay na aswang ang mga taong yun, maging ang mga albularyo, halos iisa lang ang bukang bibig ng mga ito. Na mga kataganga, iyan ang bagsik ng magmumutya. Dahil batid ng mga taong nakakakilala kay Ronel na siya lang ang may lakas ng loob na gumawa ng mga bagay na yun sa mga dayong aswang. Sa paglipas ng taon, pinangingilagan na ang baryo nila Ronel ng mga dayong aswang na nagmula pa sa iba't ibang panig ng Kabisayaan. Lalong-lalo na kapag nababanggit ang pangalan nito
bilang binatang magmumutya na may tangan na pambihirang mutya ng uling at sundang ng mga engkantong panlaban sa kahit ano pamang uri ng mga aswang. Palabas na ng terminal ng Pasay ang pinagsakyan ni Alejandro na bus, patungo naman sa probinsya ng Pampanga. Tuwing sasapit ang mahal na araw, ay nakaugilaan na niyang umuwi ng kanilang bayan at umakyat ng bundok Arayat. Naging panata na niya iyon sa tuwing Biyernes Santo, ay naglalagi siya sa bundok na iyon. Tilingon niya ang alagang uwak na nakadapo sa kanyang balikat kahit hindi niya nakikita. Hinihimas-himas niya iyon at inilipat sa kanyang tungkod na hawak. Mababakas naman sa mukha ng ilang pasahero ang pagkamangha sa kanilang mukha mula pa kaninang pagsakay niya ng bus. Patid kasi nilang bulag ang lalaki na may tanga na tungkod at kasamang uwak. Nang mabilis ang takbo ng bus, kasabay noon ang pagbabalik tanaw ni Alejandro sa nakaraan. Ang kanyang ama ay isang sundalo. Sa pagpapatupad nito ng mga tungkulin sa bayan, malimit na nanasa hukay ang isang paa nito. Ang kanyang ama ay tinitingala niya mula pagkabata. Pinangarap niyang sundan ang yapak nito balang araw. Ngunit iyon ay lihim na pag-asam lamang. Mariin kasing tinututulan ng kanyang ina na sumunod siya sa propesyon ng kanyang ama. Sabi nito, kung pati siya ay sasabak sa pagsusundalo, baka iyon na ang ikakasawi niya. Kahit nang magbinata na ay, nasa puso pa rin niya ang pagsusundalo. Hindi iyon lingid sa kanyang ama at nangako ang matandang lalaki na kukumbisihin ito ang kabiyak na payagan na siya na sumunod sa yapak nito. Malapit na siyang matapos sa kolehiyo nang ihatid sa kanilang bahay ang masamang balita. Tinambangan umano ang kanyang mga magulang habang pauwi galing piyestahan. Parang gumuho ang mundo ni Alejandro sa balitang yun. Sa harap ng puntod ng mga magulang, ipinangako niya na magbabayad ang mga taong nasa likod ng pananambang sa kanila. Sa pagkamatay ng ina, wala nang hahadlang sa kanyang pangarap na maging ganap na sundalo. Ang pagkamatay ng mga magulang ang siyang naging daan upang ipagpatuloy niya ang pangarap at para na rin mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Humakbang tayo ng 10 taon sa pagbabaliktanaw ni Alejandro. Isang mahalagang tawag ang natanggap ni Kapitan Alejandro Magaspac mula sa pinakamataas na opisyal. Isang misyon ang iniatang sa kanya at sa 10 tauhan na kanyang pinagkakatiwalaan. Oo, naging kapitan si Alejandro. Isang misyon sa isla ng Panay na lingid sa kanilang kaalaman ay siyang huling misyon nila sa lupa ng mga kasama. Mula kay Major Arnulfo Legazpi ang utos. Ang itinuturing na matalik na kaibigan ng ama ni Alejandro noong nabubuhay pa ang Ginoo. Gabi ng 12 ng Hulyo ng taong yun, sakay ng 2 malalaking bangka ang grupo na pinangungunahan ni Alejandro at 10 piniling tauhan. Dumaong sila sa isang isla kung saan magaganap ang operasyon. Matapos silang maihatid ng bangkero, nagbilin ito na pagkatapos ng 3 araw sa kaparehong oras ay susunduin sila. Matapos nun, tinugpana ng grupo sa gitna ng ulanan ang masukal na gubat ng isla. Bawat isa sa kanila ay kargado ng mabibigat na armas. Tanging maririnig ng mga oras na yun ay mga patak ng may hinang ambon at ang mga panggabing insekto. May ilang minuto na nilang binabaybay ang kadiliman ng gabi nang mapahinto sila dahil sa narinig na angil na tila nagmumula sa mabangis na hayop. Lahat sila tumingala sa mga punong naroon. Pinatalas rin nila ang kanilang pandama at pandinig.
hindi nila inalis ang posibilidad na nasa paligid lamang ang mga kalaban at batid ng mga ito ang kanilang presensya. Magkakahiwalay silang lahat. Tanging radyo lang ang kanilang ginagamit upang makapag-usap-usap. Ngunit sa pagkakataong yun, ultimo paghinga ay nais nilang pigilan dahil sa kakaibang aura ng paligid. May hinala nang nabubuo sa kanilang isipan, lalo't bago sila makarating sa isla na yun, may mga impormasyon nang nakakarating sa kanilang lugar. Napugad iyon ng mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Isang sigaw ang biglang umalingaungaw sa buong paligid, kasabay ng makakasunod na putok ng baril. Dumaan pa sa harapan ng isang sundalo ang kasamahan nito na may kung anong nilalang ang mabilis na humihila rito papunta sa masukal na bahagi. Sumasabay ang sigaw nito sa papalakas na ulan hanggang unti-unting naglaho. Mula sa iba't ibang direksyon ay sunod-sunod ang putok ng baril ang muling umalingaungaw sa buong paligid. Si Alejandro ay pilit na tinatawagan sa radyong dala ang mga kasama. Ngunit tanging pagsigaw lamang ang maririnig mula roon. Napatingala siya sa puno na nasa kanyang tabi. Mula sa taas nun, pabulusok sa kanya ang isang nilalang na noon lang niya nakaharap sa buong buhay niya. Mabilis niya itong pinaputukan ng dalang baril. Nilapitan niya ang mabalahibong nilalang, dilat ang mga mapupula nitong mga mata. Dumako naman ang tingin niya sa mahaba at payat nitong braso na may matatalas na kuko. Muling nagsalimbayan ang putukan sa paligid. Kasabay ng nakabibinging putukan ay ang nakakakilabot na sigawan ng mga kasama. Maya-maya pa, tinawagan niyang muli sa dalang radyo ang mga kasama ngunit isa lang ang tumugon sa kanya. Si Daniel ang pinakamalapit sa kanya. Sir, hindi tao ang kalaban natin. Anito na hirap sa tono. Nabatid agad ni Alejandro na may pinsala ang lalaki. Kaya agad niya itong hinanap sa gitna ng masukal na kinalalagyan nila. Ilang saglit pa, natagpuan niya ang lalaki na nakasandal sa katawan ng puno. Kahit tuguan ay hawak pa rin nito ang barela. Nasaan ang iba? Tanong niya na kahit siya ay batid na ang kasagutan sa kanyang tanong. Umiling si Daniel sabay tungo ng ulo. Pakiwari ni Alejandro ay napakabilis ng kaganapan na kahit siya ay hindi batid ang totoong mga kalaban. Basta ang alam nila, mabibilis ang mga yun. Hindi pa man sila nagtatagal sa lugar, agad na silang inatake na tila inaasahan na ang kanilang pagdating. Ipinulupot niya ang braso ni Daniela sa kanyang balikat at inalalayan ito na tumayo. Impit itong napapasigaw sa kirot ng mga sugat nito. Hindi pa man sila nakakalayo nang palibutan sila ng mga nakakatakot na nilalang. Tumutulo ang laway nila habang nanlilisik ang mga mata sa pagkakatitig sa kanila. Kasabay noon ang pagtila ng ulan at pagsilip ng liwanag ng buwan. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, nakita nila ang kabuuan ng mga anyo ng mga yun. Mabalahibo na tila sa unggoy, may mahabang braso at matutulis na kuko sa kamay at paa. Ang nguso ng mga iyon ay kahalintulad ng asong gubat, may matatalas na ngipin na animoy sa lagari. Maya-maya pa isabay nilang pinaputukan ang mga iyon ngunit mabilis na nakapagtago ang mga iyon sa puno sa paligid. Hindi nila namalayan na malapit na ang kanilang kinatatayuan sa mismong bangin. Nang muling umatake ang mga iyon sa mga mata ni Alejandro, nakita niya nga paano dukutin ng isa sa kanila ang puso ng kaibigan. Habang sumisigaw ay patuloy siya sa pagpapaputok. Sa isang pag-atras ng paa, huli na para makaiwas. Pabulusok na siyang nahulog sa matarik na bangin kung saan ang babagsak niya ay matatalas na mga bato. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nagising si Alejandro na nasa pangangalaga ng isang tribo na doon din naninirahan. Ayon sa nagbabantay sa kanya,
Natagpuan ang kanyang katawan sa ilalim ng matarik na bangina, puno ng sugat at galos. At ang higit na nagpagimbal sa kanya ay ang katotohanan na hindi na siya nakakakita. Ang paliwanag sa kanya ng manggagamot ng tribong kumupkup sa kanya ay marahil natusok ng mga halaman na may tinik ang kanyang mga mata. Dahil doon ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng mga panahong yun. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot. Tumagal pa siya sa pangangalaga ng tribo sa loob ng ilang buwan. Umaasa na mayroong naghahanap sa kanya, sa kabila na wala na ang kanyang mga tauhan. Si Apo Batig ang pinuno ng tribo na nagbigay ng pahintulot na maaari siyang mamalagi sa komunidad. Pinaniniwalaan ng ilang kasapi na nasa mahigit 100 taon na ang edad nito. Sa kanyang narinig, may agimat o anting-anting daw itong tangan. Isang araw ay lihim siyang kinausap ni Apo Batig sa kubong tinitirhan nito. Pagkaharap sila habang nakaupo sa sahig na yari sa buho ng kawayan. Napangiti pa siya nang marinig ang huni ng alaga nitong uwak. Marahil ay nasa pasimano ito ng bintana ng kubo. Tanging sa'yo lamang malapit si Lawis. Mailap siya sa ibang tao. Panimula ni Apo Batig. Bigla namang pumormal ang ekspresyon ng mukha ni Alejandro nang hindi siya nagsalita. Nagpatuloy naman si Apo Batig. Kaya gusto kitang makausap upang iparating sa'yo na kailangan mo nang lisanin ang tribo na ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng Apo. Naitago naman ni Alejandro ang pagkabigla sa sinabi nito. May nagawa po ba akong labag sa inyong tribo? Tanong ni Alejandro. Umiling-iling si Apo Batig kahit Batig niyang hindi siya nakikita ng lalaki. Wala kang nagawang ano paman na paglabag. Sagot nito. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa bago muli iyong basagin ni Apo Batig. Lumapit siya sa binata at may isinuot sa leeg nito. Nang kapain iyon ni Alejandro, isa iyong metal na hugis tat sulok. Magaspang ang nakakapa niya sa pinakagitna nun. Para saan po to? Naguguluhang tanong ni Alejandro na hindi maiwasang mapakunot noo. Nakatingin siya sa direksyon kung saan naroon ang matandang pinuno. Ikaw ang napili kong magmana ng aking anting-anting. Alam kong ikaw rin ang pinili ni Lawis na maging bagong paglilingkuran. Pahayag ni Apo Batig. Lalong naguluhan si Alejandro at kitang-kita iyon sa kabuuan ng kanyang muka. Pero bakit ako? Isa na akong bulag at walang silbi. Kung sa akin niyo ipapamana to? Naikuyong pa niya ang isang kamao nang maalala ang nakasadlakang sitwasyon. Walang kaso kung ikaw man ay hindi nakakakita. Ang mahalaga, ang busilak na puso na nakapaloob sa'yo. Tugon naman ito sa kanya. Hindi pa rin kumbinsido si Alejandro. At isa pa, hindi kasi siya makapaniwala sa ganoong bagay. Nabasa naman ni Apo Batig ang nilalaman ng kanyang isipan. Makinig ka, Alejandro. Malapit na ang aking pagpanaw sa mundong ito. Walang sino man sa aking mga katribo ang karapat-dapat na magmana niyan. Ayokong gamitin lamang ng iba ang kapangyarihan niyan para sa pansariling interes. Ngayon naibigay ko na yan sa'yo. Araw na lang ang binibilang ko sa mundong ito. Sabi ni Apo Batig at dagdag pa niya. Samantalahin mo na makalis sa isla na ito. At isa pa, nanganganib ang buhay mo rito. Hindi lang ang ibang katribo ang may ayaw sa'yo, maging ang mga taong naghahanap sa'yo. Ayokong madatnan kanila rito. Mahabang pahayag pa nito. Ang maghahanap lang sa akin ay ang mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi po sila panganib. Magandang balita nga po yang kung sakali. Sabi naman ni Alejandro.
umiling-iling muli si Apo Batiga. Ang nais nila ay ang kamatayan mo, Alejandro. Isang patibong ang pagkakapunta ninyo rito sa isla. Hindi nakapagsalita si Alejandro. Bago siya makapagtanong, tinapos na nito ang kanilang pag-uusap dahil may naulinagan itong mga paparating na yabag patungo sa kubo. Malalim na ang gabi nang magulantang ang lahat sa ibinalita ng kanang kamay ni Apo Batiga. Nangihina na raw ang kanilang pinuno. Anumang oras ay maaari itong bawian ng buhay. Lihim din siyang kinausap ng kanang kamay ni Apo Batiga. Kailangan mo nang makaalis sa isla na ito sa lalong madaling panahon. Iyon ang mahigpit na bilin sa akin ni Apo. Oras na mawala siya, ang kanyang pamangkin na si Nero ang bago magiging pinuno. Hindi niya gusto ang pamamalagi mo sa isla na to. At sa oras na malaman niyang nasa iyo napunta ang anting-anting ng pinuno, gagawa siya ng paraan upang makuha ito sa iyo. Nakahanda na ang bangkang maghatid sa iyo, kaya bilisan mo. Hindi ako basta-basta aalis, nabanggit ni Apo na may naghahanap sa akin. Sa kanila ako sasama para maipaliwanag ko sa kanila ang totoong nangyari sa mga kasama ko dito. Giit naman ni Alejandro. Si Major Arnolfo Legazpi ba? Wika ng kanang kamay ni Apo. Bumakas naman sa anyo ni Alejandro ang pagkabigla. Kilala niyo siya? Tanong nito. Oo, matagal na. Matagal na namin siyang kilala. Makinig ka sa akin, Alejandro. Ito na marahil ang oras para malaman mo ang katotohanan. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Halos madurog ang kanyang kamao sa pagkakakuyuma. Nangilid din ang luha sa kanyang mga mata sa pagkakaalala sa sinapit ng mga tauhan. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa mga sandaling yun. Ayon sa may edad na lalaki, si Major Arnolfo Legazpi ay mula sa kanilang tribo. Alam raw nito ang tungkol sa mga aswang na naninirahan sa isla. Isa lamang daw patibong ang pagkakapunta nila roon upang mapigilan ang kanyang pag-iimbestiga sa tunay na motibo at sa taong nasa likod ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Si Major Arnolfo Legazpi din daw ang nasa likod ng pananambang sa kanyang mga magulang. Natuklasan di umano ng kanyang ama ang ginagawang anomalya nito sa serbisyo at paggamit sa posisyon nito upang makapanglamang sa mga maliliit na tao. Nais daw ng kanyang ama na ibulgar ang katiwalian nito ngunit hindi nito akalain na magagawa siyang ipapatay ng matalik na kaibigan. At ngayon ay siya naman ang binabalak patayin. Naalala bigla ni Alejandro ang pakikipag-usap rito nang minsang magtungo siya sa tanggapan nito. Ipinabatid niya na nais niyang pabuksan muli ang kaso ng ama. Nangako pa ito na tutulungan siya na mahanap ang taong nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang. Bahagya pang nagulat si Alejandro nang umuga ang sinasakyan niyang bus. Muli siyang nagbalik sa kasalukuyan. Napahigpit na lamang ang kanyang kapit sa hawak na baston. Naroon pa rin ang sakit ng pangyayaring yun matapos malaman ang katotohanan yun. Hindi siya pumayag na hindi muling makaharap ang taong naging dahilan ng pagkasawi ng kanyang mga magulang, pati ng kanyang tauhan at ang kanyang pagkabulag. At muling naglakbay ang kanyang diwa papunta sa nakaraan. Magtatakip silim na noon nang dumating si Major Arnolfo Legazpi kasama ang ilan nitong tauhan sa isla. Nais nitong magbigay galang sa huling pagkakataon sa pinuno ng tribo at makuha ang ninanais nitong anting-anting. Ngunit ganoon na lang ang kanyang gulat nang sabihin ng kanang kamay ni Apo na naipamana na iyon sa iba. Nang tanungin ng matandang lalaki kung sino ang pinagbigyan ng anting-anting, ay mataman lamang siyang tinitigan ng kanang kamay ng Apo. Dinala siya nito sa gitna ng gubat. Kalat na ang dilim noon kaya hindi maiwasan ni Major Arnolfo Legazpi ang kabahan ng mga oras na yun. Ngunit
mas nang ibabaw sa kanya ang kurisidad sa kung sino ang nagmana ng anting-anting. Nang lumingon siya sa kasama ay nawala iyon sa kanyang tabi. Mula naman sa likod ng malaking katawan ng puno ay lumabas si Alejandro na tangan ang lampara. Agad siyang nakilala ng matangkad na lalaki sa kabila ng may kahabaan na ang kanyang buhok at balbas sa mukha. Alejandro, buhay ka pa pala! Pabigla nitong sambit. Hindi ko pa siguro oras para sa pagkakataong ito. Ang tagal kong hinanap ang taong pumatay sa mga magulang ko. Iyon pala ay nasa malapit lang. Ngayon ang oras ng aking paniningil. Marin na sabi ni Alejandro, kasabay ang paghagis nito ng plastik na may lamang likido. Ano to? Ang lansa! Halos masuka-suka nitong saad habang matalim ang pagkakatitig sa kanya. Ikaw na rin ang naghukay ng sarili mong libingan nang pumunta ka pa rito. Magbabayad ka sa mga kasalanan mo. Habang may oras ka pa, humingi ka na ng tawad sa mga magulang ko at mga tauhang ginawa mong sakripisyo. Tumalikod na si Alejandro at humakbang palayo. Hindi na niya hinintay na sumagot pa ang Major. Hindi pa man siya nakakalayo, maririnig na ang nakakakilabot na sigaw ni Major Arnolfo. Para itong binabalatan ng buhay sa tindi ng pagtangis nito. Si Alejandro naman ay tinugpa na ang daan patungo sa bangkang maghahatid sa kanya sa kabilang pampang. Nasa kanyang balikat naman si Luis, ang alagang uwak ni Apo Batiga. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na biyahe, narating na rin ni Alejandro ang terminal kung saan siya bababa. Mula roon ay may naghihintay na sa kanyang sundo. Pagkababa pa lang niya ay agad na siyang nilapitan ni Obet, ang kanyang nakababatang pinsan. Matapos ang maikling batian, sumakay na siya ng pagmamay-ari nitong jeep. Isang oras din ang biyahe nila bago marating ang mismong baryo kung saan siya lumaki at nagkaisip. Araw ng Biyernes Santo, maagang gumising si Alejandro upang gumayak sa pag-akyat ng bundok Arayat. Heto na ang baon mo. Wika ng Tia Julieta niya sabay lapag ng bayong sa kanyang harapan. Lihim na lamang siyang napapailing, batid kasi ng kanyang tiyahin na hindi niya kailangan ng pagkain at tubig sa araw na yun. Ngunit mapilit itong lagi siyang pabauna ng pagkain at maiinom. Salamat po pero alam naman ninyong hindi ko kailangan yan eh. Magalang na tugon ni Alejandro dito. Basta dalhin mo na rin niya. Hindi naman niya masisira hanggang bukas eh. Di saka mo kainin. Wika pa ng kanyang tiya. Napangiti na lang siya sa butihing ginang. Nakababata itong kapatid ng kanyang yumaong ama. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ang babae na ang tumayo niyang ina. Siya nga pala, mag-iingat ka sa pag-akyat mo sa bundok ha. May bali-balita kasi na meron daw silang namamataan na kakaibang nila lang, na para daw aswang. Patay pa naman ang Diyos ngayon, kaya kailangan doble ingat ka roon. Dagdag pa ng ginang. Tumangulang si Alejandro sa tiyahin at saka nagpaalam na. Hinatid pa niya ang pamangkin hanggang pintuan ng bahay. Naiiling na lang siyang sinundan nito ng tingin. Bagya pa siyang nagulat nang lumingon sa kanya ang alaga nitong uwak na nakadapo sa balikat nito. May ilang oras din ang nilakad ni Alejandro bago narating ang pinakatuktok ng bundok. Sa ilang oras na yun ay hindi man lang siya nakaramdam ng pagkauhaw at gutom. Maya-maya pa'y inihanda na niya ang kanyang sarili sa gagawing pag-oorasyon. Tinanggal niya sa kanyang leeg ang kwintas. Gamit ang kaalaman sa salitang Latin, inumpisa na niyang dasalan ang pamanang anting-anting sa kanya. Taong 1988,
sa bayan ng Kalamba, Baryo Satas. May isang lalaking nagtatangan ng mutya, mutya ng ibong agila kung tawagin ng mga albularyo sa baryo. Ang lalaking ito ay nagngangalang Malgora, 46 na taong gulang. Isang mangangaso si Malgora sa kanilang lugar, ngunit hindi gaya ng iniisip nyo na mangangaso ng mga hayop gubat, sapagkat itong si Malgora ay mangangaso ng mga aswang sa kanilang lugar. Halos dekada na itong ginagawa ni Malgora. Siya palagi ang pinapatawag ng mga albularyo sa kanilang lugar kung may mga aswang na nananalasa sa baryo nila, upang ipapaslang sa kanya ang mga pangahas na mga aswang. Sa katunayan, marami nang napatay itong si Malgora na mga aswang na gabunan, tiktik, manananggal, abwakman o amaranhig ay kinaya niyang talunin sa laban. Dahil sa taglay niyang mutya ng ibong agila na labis na kinatatakutan ng mga aswang, ang sinumang tao ang magtatanga ng ganoong uri ng mutya. At isa na nga doon si Malgor na nakatira sa Baryo Satas na pinangingilagan ng mga nilalang. Ayon sa kanya, nakuha niya ang mutya ng ibong agila noong kasagsagan ng pamamayagpag ng iba't ibang uri ng aswang sa kanilang baryo na pinamumunuan ng gabunan at kurkur. Dahil na rin sa sitwasyong iyon kung kaya binigyan siya ng mutya ng ibong agila bilang panlaban sa mga aswang sa kanilang naturang baryo. Ayon pa kay Malgora, dahil sa pagkakaisa ng mga tao sa Baryo Satas, kasakasama ang mga albularyo sa kanilang lugar, ay nasugpo nila ang ibang angkan ng aswang na namamayagpag sa kanilang baryo. Napatay nila ang gabunan na isa sa pinuno ng mga aswang, pero hindi nila napatay ang isa pang pinuno ng mga aswang sa lugar nila na kung tawagin ay Kurkura. Magmula nang mapatay ang gabunang nagahari sa baryo nila, ay takot na ang mga aswang na dumayo doon upang mambiktima ng mga tao. At dahil na rin sa lalaking nagngangalang Malgor kung kaya takot sila. Ngunit kahit ganun pa man, kahit na pinangingilagan na ng ibang aswang ang kanilang lugar, may mga aswang pa rin ang aaligid-aligid dito upang mambiktima ng tao. Magmula nga noon, dumaan pa ang maraming araw, buwan at taon mula noong nawala ang bakas ng mga aswang sa kanilang baryo, ay naging payapa na ang lugar nila. At dahil na rin sa ganoong kaganapan kung kaya ang mutya niyang taglay ay itinago na muna niya. Maging ang mga kagamitan niya sa pangpatay ng aswang, gaya na lamang ng punyal na tanso at makabuhay na latigo. Counting background lang sa kanilang baryo kung saan nakatira itong si Malgora. Ayon sa paglalarawan niya rito, ang baryo nila ay Kapatagan. At medyo layo-layo ang agwat ng bahay. At iilan lang din ang kabahayan doon. May parting nyugan, sagingan, palayan at maisan ang ibang parte na may kagubatan na. Isang araw, dapit hapon noon, habang kumakain itong si Malgor ng panghapunan, may mensahero ng albularyo ang dumating sa kanyang bahay. Nahalatang tumakbo ito papunta sa kanyang bahay dahil sa hinihingal nga ito. O bata, inom ka muna ng tubig. Tila ba eh may humahabol sa iyo ah, at hingal na hingal ka. Ano ba ang mensaheng dala mo? Tanong niya rito ng derechahan dahil alam naman niyang mensahero ito ng albularyong kakilala niya na si Mang Tarsyo. Nang marinig ng mensahero ang kanyang sinabi at tanong, tapatan naman itong sinabi sa kanya habang bakas sa mga mata nito ang pangamba. Malgor, pinapasabi sa iyo ni Mang Tarsyo na may aswang na naman na nananalasa sa ating baryo. Noong nakaraang araw, may biniktimang buntis sa ating baryo. Kaya nais ng matanda na supuin ang sault sa lalong madaling panahon. At isa pa, pinabalaan ka din niya na huwag magpadalos-dalos dahil sa hindi pangkaraniwang aswang ang makakaharap mo. Isa itong Kurkur. Sa narinig niyang balita at minsahing hatid ng minsahero, ay napangiti lamang siya at aniya sa kanyang isip. Bagong laban na naman. Tinig talaga ang aswang na Kurkur na yan. Ah, ganun ba?
Pakisabi sa albularang Tarso na huwag siyang mabahala sapagkat kaya ko ang aking sarili. Sa tagal ko pa namang nangangaso ng mga aswang eh, ngayon pa ba siya mag-aalala sa akin? Tugon niya sa mensahero, kalakip ang mensaheng ipinabalot nito sa kinikilala niyang albularyo. Dahil sa sinabi ni Malgora ay wala nang nagawa pa ang mensahero kundi iparating sa kanyang pinagsisilbihan ang mensaheng pinapasabi ni Malgora. Nung hapong ding yun, pagkaalis ng mensahero ay tumungo kaagad siya sa kanyang silida. Pagkapasok niya sa kanyang silida ay kinuha niya ang kanyang mga gamit. Pagkatapos makuha, naupo siya sa sahig at pumikit at nagsimulang nag-usal ng mga orasyon na bubuhay sa kanyang punyal na tanso at makabuhay na latigo. Pabilis na lumipas ang oras. Gabi na nang matapos si Malgora sa kanyang mga ginagawa. Tagumpay niyang nabuhay ang kanyang mga gamit na puno ng mga sumpa. Mga sumpang pampaslang sa mga aswang. Noong gabi ring iyon ay nakarating sa matanda ang pinapasabi ni Malgora sa albularyong yun. Nang malaman naman ito ng albularyo, napasabi na lang ito na nga, Hambog pa rin talaga ang mamang yon. Hindi niya alam ang bagsik ng isang kurkor na aswang. Nangangambang ani nito sa kanyang sarili at napapailing sabay sabi nga, Bukas agalon, pupunta tayo sa bahay ni Malgora. Wika nito sa kanyang mensahero. Tumango naman ang mensaherong si Alagon sa sinabi ng matandang albularyo. Pagkatapos nun ay sinabihan niya ito nga magpahinga na dahil maaga pa ang lakad nila bukas. Kinabukasan nga ay maagang gumayak itong matandang albularyo kasama ang kanyang mensahero papunta sa bahay ni Malgora. Samantalang si Malgora sa mga oras na yun ay nagsisibak ng kahoy. Madali lang para sa kanya ang pagsisibak dahil na rin sa tulong ng kanyang mutya. Maya-maya pa ay napatigil si Malgora sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang boses ng matandang albularyo habang nagsasabi ng, Malgora, lumabas ko muna riyan sa bahay mo. Mag-uusap lang tayo. Mahalaga ang pag-uusapan natin ngayon. Sa narinig na iyon ni Malgora ay alam na niya kung tungkol saan ang kanilang pag-uusapan. Saglit lang ho. Magbibis lang po muna ako. Sagot niya rito. Makaraan ang ilang minuto, natapos na ngang magbihis itong si Malgora. Hinarap na niya ang matandang albularyo na nooy kasalukuyang sumisilong sa ilalim ng puno ng mangga dahil sa tirik na tirik ang araw ng oras na yun. Doon nga'y nag-usap sila. Nakabuo din sila ng plano upang matalo nila ang naturang kurkura. Ayon kay Malgora, ang plano nila ay hanapin ang aswang na kurkura mamayang gabi. Dahil sa kutob ng matandang albularyo na babalik ang kurkura upang mambiktima ulit sa kanilang baryo. At kapag natagpuan nga nila ang aswang, ang matandang albularyo na ang bahalang magselyo sa paligid para hindi na magawa ng kurkura ang maglaho at upang hindi na rin makatakas pa. Habang si Malgor na ang bahalang haharap dito. Dagdag pa ng albularyong si Mang Tarso, nakasagupa nila nung nakaraang gabi ang naturang nilalang. Nahirapan silang makita ito dahil sa abilidad nga nitong maglaho sa kanilang paningin. Sa paglaho nito ay lumitaw naman ang kurkura sa likod ng isa nilang kasamang albularyo. Kitang-kita nila ang pagpugot sa ulo ng kanilang kasamahang albularyo. Ayon pa kay Mang Tarso, nahirapan silang masipat ang kinatatayuan ng kurkura dahil tanging mga mata lamang nito ang kanilang nasusumpungan. Sindak na sindak siya ng mga oras na yun, pati na rin ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa bagsik na ginawa at ipinakita ng kurkur na aswang na ikinasawi ng isa nilang kasama. Pero bigla rin naman silang bumalik sa kanilang mga sarili. Isa-isa nilang binunot ang kanilang mga gamit panlaban sa kurkura. Narayan ang sibat, makabuhay na latigo, buntot pagi at mga gamit na puno ng buhay na salita.
At kasunod nun ang sabay-sabay nilang pag-usal at pagpakawala ng palipad hangin upang kahit papanoy kahit hindi nila makita ang kurkura ay magagawa nilang mapabagal ang kilos nito. Pagkatapos nga nilang mag-usal ng palipad hangin, nakiramdam muna sila sa paligid. Lumipas ang ilang minuto nilang pakikiramdam sa paligid, ngunit tila wala na ang naturang kurkura. Dahil doon, naisip ng isa nilang kasamahan na ito'y natakot na sa kanila. Subalit, nagsalita ang albularyong si Mantarsio sa kanila at sinabi nito nga, "Huwag kang magsalita ng ganyan! Baka balikan pa tayo dito at isa-isahin tayong paslangin." Dahil sa sinabing iyon ni Mang Tarsio kung kaya natahimik ang kanilang mga kasamahan at saka pa nila pinagtuunan ng pansin ang katawan ng kanilang kasama para ilibing ito. Mabilis na lumipas ang oras sa kanilang pag-uusap ay inabot na sila ng gabi. Nung gabi ding iyon, ang gabing tutugisin nila ang kurkura. Dahil iyon ang kanilang napagplanuhan. Pagkatapos nga nilang mag-usap, kaagad na pumasok si Malgora sa kanyang bahay upang kunin ang kanyang mga gamit. Matapos niyang makuha ang kanyang mga gamit ay lumakad na nga sila kasakasama ang matandang albularyo. Labis-labis ang pag-iingat ang kinakailangan nila para matalo ang kurkura. Hindi pa man sila nakakalayo sa tahanan niya ay biglang umalinsangan ang paligid. Nawala rin ang ingay ng mga insekto sa paligid. Pahiwatig na may nakaambang panganib mula sa isang nilalang. Napatigil sila sa paglalakad at naging alisto ang kanilang pakiramdam sa buong paligid. Sa sitwasyong iyon, lugi sila dahil hindi nila nakikita ang kanilang kalaban. Kung kaya't gumamit na si Malgora ng kanyang abilidad na nagmumula sa tangan niyang mutya. Pagkaraan ng ilang sandali, naging matalas na ang kanyang paningin. Lumakas rin ang kanyang pandinig, maging ang kanyang pandamay mas lalong dumoble. Ang matandang albularyo na si Mang Tarsio naman na sa sandaling yon ay umatras ng bahagya at pasimpleng nag-usal ng pangselyo para sa aswang na kurkura. At nang matapos ang matandang albularyo sa kanyang ginagawa, nagsalita naman ito na nga, "Tapusin mo na, Malgora." Nang marinig ni Malgora ang sinabi ni Mang Tarsio, dali-dali siyang umusal at nagpakawala ng palipad hangin. Kasabay nun ang bigla ang paglitaw ng dalawang mata ng kurkura. Nagliliwanag ito at pulang-pula sa kanyang harapan. Mga 15 metro ang layo nito mula sa kanyang kinatatayuan. Sa puntong yun, tapos nang mag-usal itong si Malgora. Maya-maya pa'y unti-unti niyang nasisipat ang kabuoang anyo ng kurkura. Paglalarawan niya sa anyo ng kurkura, pabalasik ang anyo nito na animoy malademonyo. Mahaba din ang braso nito, maging ang mga kuko nito na mahaba at matutulis pa. Malaki rin ang pangangatawan nito na balot ng langis ang buong katawan. Matutulis ang ngipin na kayang mangagat ng bakal. At ang dalawang mata nito'y nagliliwanag talaga. Naglalabas din ito ng mabahong amoy na kapag isa kang ordinaryong tao ay hindi mo kakayanin ang anghit nito. Maya-maya pa'y seryoso itong nakatingin sa kanya na nakangisi at nagwika na nga, "Naamoy ko ang taglay mong mutya, ngunit mahina ka." Halakhak nito na tila minamaliit nito si Malgora. Nagwika naman itong si Malgora. "Ganun ba? Takot nga ang mga kauri mong aswang sa tangan ko, mutya." Maangas niyang tugon sa kurkura habang nakangiti at bakas sa mukha ng kurkura ang pagkakainsulto sa kanyang sinabi. Sumagot naman ang kurkur na, "Huwag mo kong igaya sa mga mahihina kong kauri dahil hindi ako takot sa tangan mo."
Ako ay hindi kailanman matatakot sa mga taong kagaya mo. Porke may tangang kamutya. Dahil para sa akin, mahina ka lang gaya nila. Pues, subukin mo nang malaman mo. At para malaman na rin natin kung sino ang mahina sa ating dalawa. Pagkatapos iyong sabihin ni Malgora ay nagbigkas siya ng mga usanla habang hindi niya inaalis ang kanyang paningina sa kanyang kalaban. Iniiwasan niyang malingat dito dahil alam niyang kunting pagkakamali lang ay maaaring malagay sa peligro ang kanyang buhay. Hindi naman siya nang hinaan ng loob dahil sa taglay niya ng mutya ng agila na may abilidad na magpatalas sa kanyang paningina. Pagkatapos nga niyang mag-usal ng mga buhay na salita, ay tila ba nawala sa mukha ng Kurkura ang pagmamaliit nito kay Malgora. Dahil sa enerhiyang hindi mapaliwanag na nadarama nito, na nagmumula dito sa kanyang kalabang si Malgora. Sa puntong yun, tila ba nakaramdam na ng pangamba ang Kurkura. Kaya bigla itong umangil ng umangil. Ayaw magpatalo ng Kurkura sa oras na yun. At nang mapansin niyang galit na ang Kurkura, nagwika naman si Malgor nang, "Oh, kaninang umingisi-ngisi ka pa." Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang lumundag ang Kurkur patungo sa kanyang kinatatayuan na habang ang kanyang matutulis na mga kuko ay nakatuon na sa kanya na handa na siyang sakmalina. Si Malgor naman nooy nakahanda na rin at maya-maya pa iya nasa harapan na niya ang nilalang. Nagpambuno ang dalawa. Habang si Malgor sa mga oras na yun ay hindi man lang siya umiiwas o gumaganti ng atake. Sa bawat ataking ginagawa ng Kurkur sa kanya, tila ba ito'y kanya lang hinahayaan. Sa bawat pagwasiwas ng kamay ng Kurkur, nakatatakang hindi man lang siya nagagalusan. Animoy hindi bumabaon ang matutulis nitong kuko sa kanyang balat. Ayon pa kay Malgor, isa rin sa abilidad ng mutya ng agila ang magbigay ng kabal sa kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring yun ay kung kaya tumigil ang Kurkur sa pag-atake. At halatang ito ay nasindak at hindi niya inaakalang ganoon kalakas ang kanyang katunggali. Sa puntong iyon, ito naman ang naging hudyat para kay Malgora para siya naman ang umatake. Walang habas niyang iwinasiwas ang latigo sa Kurkura. Ngunit dahil sa maliksing kumilos ang Kurkura, minsan niya lang itong natatamaan. Ngunit sa bawat paglapat rin ng makabuhay na latigo sa katawan ng nilalang, ay ang malakas namang daing nito na tila ba nakakaramdam ito ng hindi mapaliwanag na sakit at naging dahilan yun sa unti-unti niyang paghina. Lumipas pa ang ilang minuto, tuluyan nang nanghina ng lubos ang nilalang. At wala pa rin tigil ang paghampas dito ni Malgor. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na makapagpahinga para makapag-atake. At dahil nga sa pangyayaring yun, tinangka namang tumakas ng Kurkura gamit ang abilidad nitong maglaho. Pero laking pagtataka nito na hindi niya magamit ang kanyang abilidad. Napansin naman ni Malgor ang mukha ng Kurkur na bakas ang pagtataka. Dahil doon ay nagsalita si Malgor na nga, "Naselyuhan ka na kanina pa." At kasabay nun ang kanyang pagtawa. At dahil doon ay napalingon sa kanyang kinaroroonan na ang nilalang. Dagdag pa niyang sabi dito na, "Nakapagtataka naman. Ang lahing Kurkur ay mataas na uri ng aswang. Pero tila ba itong kaharap ko na isang Kurkur ay isang pangkaraniwang aswang lamang." Dahil sa kanyang mga sinabi, labis-labis na ang pagkakainsulto ng Kurkur. Kung kaya ibinuhos na ito ang kanyang natitirang lakas para atakihin ulit itong si Malgor. Kahit na alam nitong hindi tinatablan ang balat nito. Hindi pa man nakakalapit ang nilalang, mabilisan nang lumapit dito si Malgor sabay pakawala ng tigalpo. Mabilis na kumapit sa katawan ng Kurkur ang tigalpo, kung kaya hindi na ito nakagalaw pa. Animoy naging isang estatwa ang nilalang.
Nang mapansin naman ni Malgorna, umepekto na ang kanyang tigal po. Walang pag-aalinlangan naman niya itong nilapitan. At nang siya ay makalapit dito, ay nagwika naman siya ulit na nga. Magpaalam ka na sa mundo. Sabay hugot ng tansong punyal sa kanyang likuran. At diretsyang isinaksak ang kanyang tansong punyal sa dibdib ng nilalang. Pagkatapos niya iyong gawin, wala nang ibang nagawa ang kurkura kung hindi ang humandusay sa lupa habang nangingisay-ngisay. Naghihingalo na rin ito sa mga oras na yon. Hanggang sa tuluyan na nga ito nga nalagutan ng hininga. At nang humupa na ang sitwasyon, nasipat ni Malgora ang unti-unting pagkaagnas ng bangkay ng nilalang. Malgora, hayaan mo na ang katawan na yan. Ang mensahero ko na ang bahala dyan. Alam kong napagod ka sa laban kahit wala kang tinamong sugat o galos man lang. Wika ng matandang albularyo na si Mang Tarso. Sa narinig niyang sinabi ng matanda, sumang-ayon naman si Malgora. Gawa nang pagod nga ang kanyang katawan sa laban ng naganap. Halos tumagal na 11 minuto ang laban ng iyon. Bago niya tuluyang napas lang ang matinik na aswang na kinalana lahing kurkura. Matapos ang laban ng iyon, tuluyan na nga naging payapa ang kanilang baryo. Si Malgor ng mga panahong iyon ay itinago niya ulit ang kanyang mga gamit na pampas lang sa mga aswang, dahil sigurado na siya nga wala ng aswang pa ang mananalasa sa payapang lugar nila. Dahil na rin sa takot ang mga ito sa lalaki na nagngangalang Malgor na may tangang mutya ng agila. Maraming digmaan ang naganap sa ating bansa bago pa man tayo sakupin ng mga banyaga. Ang ilang laban ay hindi na naitala upang hindi na gumuho ang kasaysayan. Isa sa mga digmaang ito ay ang labanan sa pagitan ng mga Agta at Kalibanon. Ang Agta ay tribo ng sinaunang Pilipino at ang mga Kalibanon na may lahi ng mga aswang na naninirahan sa pusod ng kagubatan. Nagkaroon ng sigalot sa pagitan ang dalawang tribo dahil sa isang bukal na nasa pagitan ng kani-kanilang nasasakupang teritoryo. Inaangkin ng bawat isa ang pagmamay-ari noon. Ayon sa mga matatandang Agta, ang bukal ay may mutya na kapag napasakamay ng ninumay, hindi magagapi sa labanan at tinawag nila itong mutya ng San Telmong Kidlat. Ang mutyang ito'y pinaghalong birtud ng San Telmo at kidlat na napakabihirang mangyari. Ang bawat tribo ay may kinikilalang pinakamagaling na manggagamot. Isa na dito ang pamilya ng magkapatid na Densyo at Danilo. Tumakas ang dalawa upang makaiwas sa digmaan at mamuhay ng tahimik. Sa probinsya ng Pangasinan, napadpad ang magkapatida at dito ay nakilala sila bilang magagaling na manggagamot. Nang isinilang ang anak ni Densyo na si Victor, ay nagpa siya itong tumigil na sa panggagamot at tumutok na lang sa paghahanap buhay. Samantalang si Danilo na may nagpatuloy sa pagiging manggagamot. Taong 1988. Sa mga panahong ito ay 23 taong gulang na si Victor. Hindi sila magkanda-ugagang mag-ama sa pagpapatibay ng kanilang tahanan upang paghandaan ang paparating na bagyo. Ayon sa balita ay ito ang pinakamalakas na bagyong dadaan sa Pilipinas na pinangalan ng Unsang. Habang abala sa paglalagay ng tali at karagdagang poste sa kanilang tahanay, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Napadapa si Victor sa bubungan at dali-daling bumaba. Nagpalipas sila ng ilang oras bago muling bumalik sa kanilang ginagawa. Kinatatakutan sa lugar ang mga ganoong kidlat dahil madalas may tinatamaan nito. Karamihan ay mga alagang hayop at mga magsasakang nagtatrabaho sa bukid. Taon-taon ay hindi bababa sa 5
ang namamatay sa lugar dahil sa pagtama ng kidlat. Matapos lagyan ng tali ang bubungan ng kanilang tahanay, isinunod na nila ang tambubong kung saan naroon ang mga alagang baboy at kambing. Habang abala si Victor sa kanyang ginagawa, napansin niya ang malaking puno ng langka sa likod ng tambubong. Umuusok ang katawan nito at merong kaunting ningas. Lumapit ang binata sa puno at hinawakan ang katawan nito. Ramdam niya ang init at tila kuryenteng dumaloy sa mga palad mula sa punong kahoy. Mukhang dyan tumama ang kidlat, ha? Mabuti at hindi ikaw ang tinamaan kanina. Wika ni Mang Densyo. Muling bumalik sa ginagawa ang mag-ama at nang matapos ay sakto namang nakapaghain na si Aling Anita. Habang kumakain ay tungkol sa bagyong paparating ang kwentuhan ng mag-anak. Paulit-ulit ang pagtatanong ng ginang sa dalawa kung nasiguro bang matibay ang pagkakatali ng bubungan at tambubong. Sinuguro naman ng mag-ama na matibay ang pagkakagawa nila at hindi ito liliparin ng hangin. Matapos kumain ng tanghalian, nakinig sila sa radyo. Ayon sa balita, gabi tatama ang bagyo sa kalupaan at pinag-iingat ang lahat dahil sa taglay nitong lakas. Dakong ikawalo ng gabi, ramdam na sa paligid ang paghagupit ng malalakas na hangin. Nagsasalimbayan ang mga puno at maririnig ang paglagitik ng mga sangang na babanat at napuputol. Panay ang pagsilip ni Victor sa tambubong kung saan naroon ang mga alagang baboy at kambing nila. Lumipas ang isang oras, biglaan ang pagtaas ng tubig. Laking gulat nila nang pumasok ang baha sa kanilang tahanan. Dali-daling sumilip sa bintana si Mang Densyo nang makitang naabot na ang tubig ang kinalalagyan ng mga alagay. Dali-daling kumilos ang mag-ama. Sinuong nilang dalawa ang malakas na buhos ng ulan upang iligtas ang mga alaga. Pagdating sa tambubong, naabutan nilang sisinghap-singhap na ang mga alagang baboy dahil sa taas ng tubig. Isa-isang binuhat ni Victor ang mga alaga upang ilagay sa mataas na bahagi ng tambubong. Maya-maya pa, nag-uunahang gumuhit sa kalangitan ang matatalim na kidlat. Nagmamadaling kumilos si Victor at Mang Densyo dahil sa pangambang tamaan sila ng kidlat. Isang alagang baboy nila ang mailap sa tao. Nahirapan silang hulihin yon dahil sa bukod sa nangangagat ito'y mabilis din ang pagtaas ng tubig. Nagpalingalinga si Victor sa paligid nang makitang ang yurang nakasabit sa bubungan ay kinuha niya ito at sinilo ang ulo ng alaga. Habang pinagtutulong ang iangat ang alagang baboy, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Dumaan ito sa bubungan ng tambubong at tumama sa malaking puno ng langka. Kitang-kita iyon ni Aling Anita, kaya nagsisisigaw ito at pilit na pinapabalik ang mag-ama sa tahanan. Nang masigurong ligtas na ang mga alagay, dali-dali silang bumalik sa tahanan. Hinayaan niyo na sana ang mga baboy doon. Mabuti't hindi kayo naapektuhan sa pagtama ng kidlat sa langka. Naiinis at nag-aalalang wika ni Aling Anita sa mag-ama. Hindi naman umimik ang dalawa dahil maging sila'y hindi makapaniwalang hindi dumaloy ang kuryente papunta sa kanila, samantalang halos 2 metro lang ang layo ng puno sa kinatatayuan nila. Niwala silang naramdamang kahit na ano sa kanilang katawan. Habang binabayo ng malakas na hangin at ulan ang buong lugar, panay ang pagdarasal ni Aling Anita na ilayo sila sa kapahamakan. Magdamag ang pananalasa ng bagyo kaya't hindi nakatulog ang mag-anak. 6:00 na ng umaga, pumaya pa ang paligid. Nang buksan ni Victor ang pintuan upang silipin ang tambubong, ay hindi pa humuhupa ang baha. Mababakas sa paligid ang lakas ng unos na nagdaan sa lugar. Maraming punong kahoy ang nakatumba, nagkalat din ang iba't ibang basura na dala ng baha, at makikita ang ilang kabahayan na tinangay ng hangin ang kani-kanilang bubungan.
Nagkalat din ang mga patay na hayop. Nang makitang maayos pa rin ang tambubong, ay nakahinga ng maluwag si Victor at napabulong ng pasasalamat. Ang mga alagang hayop kasi ang kanilang pinagkakakitaan maliban sa mga pananim na gulay. Nang tuluyan nang humupa ang baha, agad na naglinis ang mag-ama sa buong paligid nila. Habang ginagawa nila yun, lumapit sa kanila si Mang Danilo. Mabuti na lang at hindi tinangay ng hangin ang bubungan ninyo. Ay, tingnan nyo ang bahay ko. Tungkab ang dingding at isang panig ng bubong. Sinumpong kasi ako ng rayo makahapon, kaya hindi ko na itali. Wika nito habang nagkakamot ng ulo. Magtatanghali na nang matapos sa paglilinis ang mag-ama. Habang nagme-meriendaay, muling lumapit si Mang Danilo at nakapagkwentuhan sa kanila. Hay, napakalakas talaga ng bagyong si Unsang. Napakadaming namatay na alagang hayop at itinumbang mga puno. Wika nito habang umiiling-iling at nagpapalinga-linga sa paligid. Napansin nito ang puno ng langka sa likuran ng tambubong nila Victor. Kita kasi ang puno mula sa kanilang kinaroroonan. Densyo, napakatibay talaga ng puno ng langka na yan, ano? Ilang bagyo na ang nagdaan eh, hindi pa rin natitinag. Makailang ulit na rin tinamaan ng kidlat. Bulalas nito habang nakatitig sa puno. Nako tito, kahapon lang at kagabi, tinamaan na naman ng kidlat yan. Parang gusto ko natuloy maniwala na may birtud ang punong yan, dahil hindi man lang magibagiba ng kahit anong unos at hindi rin nawawala ng bunga. Pagmamalaking tugon ni Victor sa tsuhin. Naglakad papalapit sa puno ng langka si Mang Danilo at hinawakan ang katawan nito. Makulimlim pa ang paligid ng mga oras na yun at umaambon. Malalakas din ang kulog ngunit nakatatakang wala ni isang kidlat ang gumuguhit sa kalangitan. Umikot sa puno si Mang Danilo, tumingala sa puno at tinapik-tapik ang katawan. Papaalis na sana ito nang biglang gumuhit ang nakakasilaw na liwanag. Tumama iyon sa malaking ugat ng puno. Kitang-kita ng mag-ama ang pagbagsak sa lupa ni Mang Danilo. Patakbong lumapit si Victor ngunit pinigilan siya ng ama sa pangambang pati siya ay madamay. Naghintay sila ng ilang minuto bago nilapitan ang katawan ni Mang Danilo. Dali-dali namang tumawag ng tricycle si Victor para isugod sa ospital ang tsuhin. Pagdating sa ospital, dineklarang dead on arrival si Mang Danilo dahil sa lakas ng boltaheng dumaloy sa katawan nito. Sunog din ang halos buong katawan nito. Maya-maya pa, isang tricycle ang pumarada sa harap ng ospital at bumaba mula roon si Aling Anita at ang anak ni Mang Danilo na si Cecil. Napahagulgol si Cecil nang ibalita nilang patay na si Mang Danilo. Lumapit ang dalagita kay Victor at yumakap ito habang umiiyak. Awang-awa si Victor sa pinsan dahil tanging si Mang Danilo na lang ang nagtataguyod sa anak patapos silang iwan ng ina nito pagkasilang pa lamang sa kanya. Kaagad nilang inasikaso ang bangkay ni Mang Danilo. Matapos maasikaso ang mga dapat ayusin, nauna nang umuwi si Victor upang ihanda ang lugar na pagbuburulan sa tsuhin. Kinahapunan, dumating ang mga labi ni Mang Danilo. Magkahalong lungkot at awa ang nadarama ni Victor para sa pinsang si Cecil na panay ang pag-iyak habang nakatitig sa kabaong ng kanyang ama. Pagsapit ng gabi, may mangilan-ngilan nang nakikiramay. Habang abala sa pagbibigay ng kape sa mga tao, napansin ni Victor ang mga magulang na paparating. Papasok na ng bakuran ang mga ito nang isang mabilis na anino ang dumaan sa pagitan nila. Paglingon ni Mang Densyo, sa kanyang asawa ay ito ay natumba. Maagap naman niyang nasalo ang asawa bago bumagsak sa lupa. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Hinahanap ang may kagagawan noon na sa kanyang kabiyak. Akmang lalapit na sana si Victor sa mga magulang upang alamin kung anong nangyayari,
Ngunit sumenya si Mandensyo na manatili lang ito sa kinatatayuan. Pinulsuhan ni Mandensyo ang asawa at nang masigurong ito ay may pulso pa, kaagad niya itong ipinangko at iniyaga sa upuang kawayan. Mabilis itong tumalilis palabas ng bakuran. Hinubad niya ang kwintas na palaging suot at may kung anong ibinubulong dito. Bago ikuyom sa kanyang kamauan, ubod lakas na sumuntok sa lupa. Isang malakas na sigaw ang narinig ni Victor at ng mga taong nakikipaglamay. Maya-maya pa mula sa madilim na bahagi ng kalsaday, isang payat na lalaki ang lumabas na may tumutulong malapot na laway sa bibig nito. Masyado kitang minaliit, Densyo. Ang buong akala ko'y mahina ka na dahil sa edad mo at tagal ng panahong hindi mo nagamit ang iyong mga kakayahan. Wika nito, habang habol hininga at panay ang pagbulwak ng malapot na likido sa bibig. Akmang lalapitan na sana ni Mang Densyo ang lalaki nang biglang sumulpot mula sa likuran nito ang dalawa pang lalaking may malalaking pangangatawan. Muling umihip si Mang Densyo sa kamao at ubod lakas na sumuntok sa lupa. Kitang-kita ni Victor ang pagbagsak ng payat na lalaki habang napapaluhod naman ang dalawa pa nitong kasama. Kaagad na pinagtulungang damputin ng dalawang lalaki ang katawan ng kasama at biglang naglaho sa kadiliman. Akmang susundan pa sana ni Mang Densyo ang mga ito, ngunit isang malakas na sigaw ang nadinig niya na nagmula sa kanyang likuran. Tay! Sinanay! Sigaw ni Victor sa ama na nagpatalima rito at lumapit sa kinaroroonan ng asawa. Nang makitang namumutla na at nanginginig ang buong katawan ng asaway, kaagad siyang naglabas ng isa pang piraso ng kahoy at panyong maya na kasulat na letra. Pinikit ang mga mata bago nagsambit ng mga kataga at matapos nun ay inilapat sa dibdib ni Aling Anita ang panyo at piraso ng kahoy. Ilang sandali lang ay tumigil ang panginginig ng katawan ni Aling Anita. Inutusan ni Mang Densyo si Cecil na kumuha ng palanggana at langis na nasa altar ng ama. Kaagad namang sumunod ang dalagita. Nang iniabot ni Cecil kay Mang Densyo ang mga kagamitay, pinadapa niya ang asawa at itinapat sa palanggana ang muka. Muli siyang nagsambit ng mga kataga at hinipan ito mula ulo hanggang paa. Kaliwang balikat papuntang kanan, sabay lapat ng kapirasong kahoy at panyo sa likod nito. Ilang sandali lang at biglang nagsuka si Aling Anita ng itim na likido. Animoy nabubulok na karne ang amoy nun at may kasama pang buo-buong dugo. Panay ang himas ni Mang Densyo sa likod ng asawa habang patuloy ito sa pagsusuka. Hindi naman makakilos at makaimik si Victor sa mga nasasaksiyan dahil ito ang unang pagkakataong nakita niya ang kanyang ama na gumagamot. Makalipas ang ilang minuto, tumigil sa pagsuka si Aling Anita at unti-unting nanumbalik sa maayos na itsura. Matapos ang tagpong yun, nagkanya-kanya ng bulungan ang mga nakikipaglamay. Si Victor naman ay nagtatanong sa ama kung ano ang nangyayari. Nang makabawi ng lakas si Aling Anita, inalalayan ito ng mag-ama pauwi. Habang naglalakad, ay ipinaliwanag ni Mang Densyo ang lahat sa kanyang anak. Victor anak, palagay ko ito na ang tamang panahon upang malaman mo ang lihim ng ating angkan. Nagmula tayo sa tribo ng mga Agta. Kilala ang pamilya natin bilang pinakamagaling na manggagamot at mga kalalakihan na kanina'y mula naman sa tribo ng mga aswang na tinatawag na Kalibanon. Mortal na magkaaway ang tribo natin at ang tribo nila dahil sa isang paniniwalang wala namang basihan. Tumakas kami magkapatid noon sa paghahangad na makapamuhay ng tahimik. Wika ni Mang Densyo. Hindi naman tumugon si Victor dahil hindi niya alam ang mga isasagot o itatanong sa ama.
Habang papasok sa tarangkahan ay napansin ni Victor ang isang kumikislap na liwanag na nasa pinakatuktok, tuktok na dahon ng punong langka. Noong una inakala niyang isa lamang iyong alitaptap. Pagpasok sa tahanan, diniretso ng mag-ama sa silid si Aling Anita upang makapagpahinga. Habang inaasikaso ni Victor ang inay na pasulyap siya sa bintana, muli niyang napansin ang liwanag sa tuktok ng puno ng langka. Napagtanto niyang isa pala itong apoy at sa pagkakataong iyon, kasing laki na ito ng kanyang kamao. Dali-dali siyang lumabas sa pangambang baka masunog ang tambubong. Ipapaalam sana niya ito sa ama, ngunit hindi niya ito mahagilap. Maingat ang mga hakbang ni Victor habang papalapit sa kinatatayuan ng tambubong. Nang ilang metro na lang ang kanyang layo, kitang-kita na niya ang apoy. Bilog na bilog ito at tila ba naglalaro sa mga dahon ng langka. Pinagmasdan niya itong mabuti at ilang sandali lang ay nahati ang apoy at pumatak ang kalahati sa ugat ng puno. Biglang naglaho ang isa pang parte habang unti-unti namang lumaki ang nalaglag sa ugat. Dahan-dahan itong humulmang tao at humakbang papalapit sa kanya. Akmang tatakbo na sana ang binata pabalik nang makita niya sa labas ng bakodang dalawang lalaking kasama nang umatake sa ina niya kanina lang. Nakita din niya ang ama na lumabas ng bahay at diretsyong tinungo ang kinatatayuan ng dalawang lalaki. Kitang-kita niya na sabay na umatake ang dalawa, ngunit biglang naglaho ang ama at isang iglap ay magkasunod na bumagsak ang dalawang lalaki. Akmang tatakbo na sana siya papalapit sa ama nang may maramdaman siyang mainit na dumampi sa kanyang balikat. Kasunod nun ay dumaloy ang malakas na kuryente sa buo niyang katawan dahilan para mawalan siya ng malay. Nang bumalik ang kanyang ulirat ay nasa loob na siya ng tahanan. Napahawak siya sa dibdib dahil sa pagkirot ng parting yun. Bumangon siya at kaagad na tinignan ang kanyang ina. Nang makitang mahimbing itong natutulog, ay ang ama naman ang kanyang hinanap. Nang hindi ito matagpuan ay kinuha niya ang itak at muling lumabas ng tahanan. Napansin niya na naroon pa rin ang maliit na apoy sa tuktok ng puno ng langka na animoy naglalaro. Sa pagkakataong yun, kulay asul na ito. Nagpalingalinga siya sa paligid upang hanapin ang ama, ngunit tila may kung anong pwersa ang humahatak sa kanya, sa kanyang mga paa patungo sa puno ng langka. Mula sa asul na bulang apoy ay isang maliit na parte nito ang nahulog sa bandang ugat at nagliwanag iyon na animoy bituin na. Nilapitan niya ang bagay na nagliliwanag at tinitigan ito. Naghagilap siya ng mga sanga sa paligid upang gamiting panungkit sa bagay, ngunit may nagdikta sa kanyang isipan na ito ay damputin. Dahan-dahan niya itong dinampot at nang mahawakay, nakaramdam siya ng mahinang boltahe ng kuryente na dumaloy mula sa kanyang palad hanggang sa buong katawan. Naramdaman niyang uminit ang hawak niya, kaya binuksan niya ang palad upang bitawan ito, ngunit tila ba nakadikit na yon sa kanyang balat. Panay ang pagpag niya sa kanyang palad nang makarinig ng pagdaing at tinatawag ang kanyang pangalan. Nagpalingalinga siya upang hanapin kung saan nagmumula ang tinig at nadako ang kanyang tingin sa gilid ng tambubong. Nakita niya roon ang ama na nang hihina. Patakbo siyang lumapit dito at ganoon na lang ang kanyang pagkabigla nang makitang puno ng sugat ang katawan ng ama. Inalalayan niya ito upang makatayo nang biglang sumulpot sa kadiliman ang dalawang lalaki at isang matandang puti na ang buhok. Binata, ibigay mo sa akin ang bagay na hawak mo kung gusto mong buhayin ko kayong mag-ama. Kaming mga kalibanon lang ang dapat magtanga ng mutyang yan. Wika nito habang nakalahad ang kamay.
Dinuro ni Victor ang tatlong lalaki at minura ang mga ito. Ngumisi lang ang matanda at bigla na namang naglaho sa kanyang paningina. Ganoon din ang dalawang lalaki nga kasama nito. Sa isang iglap ay nakalapit na ang mga ito sa kanila. Buong lakas siyang itinulak ng ama kaya si Mang Dencio ang tinamaan ng pag-atake. Tumayo si Victor at ikinuyom ang mga kamao. Galit na tinitigan ang mga kaharap na muli na namang naglaho sa kanyang paningina. Kusang gumalaw ang kanyang katawan kaya nagawa niyang iwasan ang pag-atake ng isa sa mga ito. Isang malakas na suntok ang ibinato niya sa isa, dahilan para mapabagsak ito sa lupa ng walang malay. Nang muli niyang tignan ang matanday, bigla itong nagbago ng anyo. Umitim ang balat at naging kulay dilaw ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa kanya. Napatras si Victor dahil bigla itong naglaho kasama ang isa pang lalaki. Pinakiramdaman niya kung saan aatake ang mga ito, ngunit may kung anong matalas na bagay ang tumama sa kanyang dibdib. Agad na dumaloy ang masaganang dugo sa sugat. Kasunod noon ay animoy matatalim na hangin ang tumatama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nag-iiwan ng malalim na sugat. Hindi siya nagpadala sa takot at pinatalas ang kanyang pakiramdam. Unti-unting lumakas ang kanyang pandama na ultimo ang mga insekto sa paligid ay nararamdaman na niya. Nakikita na rin niya ang malinaw na pagkilos ng mga kalaban. Muli niyang ikinuyom ang kamao at ubod lakas na sinalubong ang paparating. Ramdam niya ang pagtama nito sa mukha ng matanda. Dumaing ito at bumagsak sa lupa. Napahinto naman ang lalaking kasama nito at napaatras. Humakbang siya papalapit sa nakahandusay na matanda para tuluyan na itong tapusin nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Anak, ako na ang bahala dito. Maigaganti ko na ang aking mga magulang. Ang taong ito ang isa sa pinuno ng mga Kalibanon. Siya rin ang pumatay sa mga magulang namin ng Tiyo Danilo mo. Wika nito, nahawak ang itak. Kahit nanghihina ay nilapitan ni Mang Dencio ang katawan ng matanda at pinugutan ito ng ulo. Bumaling si Mang Dencio sa isa pang katawan na walang malay at ito rin ay kanya rin pinugutan. Matapos yun ay sinunog ng mag-ama ang mga katawan ng mga to. Samantala, wala namang kamalay-malay ang mga tao sa paligid sa naganap na labanan. Anak, pakaingatan mo ang mutyang hawak mo. Matagal na panahon nang hinihintay ng dalawang angkan ang paglabas niyan. Ipinagkaloob sa iyo ng kalikasan ang mutya ng San Telmong Kidlat. Kaya gamitin mo sana ito sa ikabubuti ng nakakarami. Wika ni Mang Dencio sa anak habang pinapanood ang natutupok na katawan ng mga aswang. Taong 1971, sa lugar ng San Andres, Catanduanes, ay nababalot ang mga naninirahan doon sa sobrang takot dahil sa mababangis na mga aswang at sa ataol na lumulutang sa hangin tuwing sasapit na ang dilim. Kaya halos lahat ng mga tao doon ay hindi na lumalabas sa kanilang mga tirahan kapag sumasapit na ang alas 5 ng hapon. Dahil iyon din ang oras na madalas nagpapakita ang ataol na lumulutang at humaharang sa kanilang dinaraanan. Ano ba ang nangyayari sa lugar natin, Ignacio? Halos gabi-gabi na lang may namamatay. Biglang tanong ni Aling Marta sa kanyang asawang manggagamot. Huwag kang mag-alala, Marta, dahil nararamdaman ko na malapit nang dumating ang tagapagtanggol nating lahat. Dahil naririnig ko na sa hangin, sa tubig at sa lupa na malapit na siyang dumating upang iligtas tayong lahat sa kampo ng kadiliman. Sagot naman ni Mang Ignacio sa kanyang asawa habang nakatanaw sa kalangitan. Palagi mo na lang iyan sinasabi sa akin, Ignacio. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi ko pa kilala kung sino talaga ang tagapagtanggol na sinasabi mo. Baka pagdating nun sa lugar natin ubos na tayong lahat. Sagot naman ng kanyang asawa ng pasigaw dahil ito ay natatakot na baka sila naman
ang isusunod na papatayin ng mga aswang. Hindi na muling sumagot si Mang Ignacio dahil hindi rin niya alam kung kailan talaga saktong araw ng pagdating nito sa kanilang lugar. Kaya huminga na lang siya ng malalim habang nakapikit ang dalawang mga mata. Sa kabilang banda naman ay ginabi na ang pangkat ni Miguel sa kagubatan habang sila ay nangangaso. Halos wala na silang nakikita sa kanilang dinadaanan dahil sa mga punong kahoy at nagtataasang mga damo. Maliban lang sa bilog na buwan na nagsisilbing liwanag nila sa kanilang daan. Hanggang sa biglang humarang sa kanilang daanan ang isang ataol na lumulutang sa hangin. Halos nagimbal silang apat dahil sa kanilang nasasaksihan. Kaya naman, napatras sila sa sobrang takot dahil sa buong buhay nila ay ngayon lang sila nakakita ng kabaong na lumulutang sa hangin. Kaya ang tatlong kasama ni Miguel ay biglang tumakbo ng mabilis na halos hindi na umaapak ang kanilang mga paa sa lupa dahil sa sobrang takot sa ataol na lumulutang sa kanilang harapan. Tumakbo ka na, Miguel! Tumakbo ka na! Baka ano pang gawin sa'yo ng ataol na yan? Sigaw ng kasama ni Miguel habang tumatakbo ito papalayo sa kanilang kinaroroonan. Ngunit si Miguel ay tila alam na niya ang kanyang gagawin dahil lagi itong nakikinig sa mga kwento ng kanyang lolo nung ito'y nabubuhay pa. Kaya bigla niyang naalala ang sinabi nito sa kanya. Ito ang katagang yun na sinabi ng kanyang lolo. Apo, kapag nakakita ka ng kabaong o ataol sa harapan na lumulutang sa hangin, ay bumalik ka na sa iyong pinanggalingan. Kung matapang ka talaga at nais mong tumuloy sa iyong pupuntahan, ay huwag na huwag kang dadaan sa kanyang paanan, dahil kaya ka nitong ipasok sa kanyang ataol kapag nahawakan ka nito. Ang kailangan mo lang gawin ay dumaan ka lang sa kanyang ilalim o di kaya sa kanyang ulunan. Kasi kapag bumangon na siya, ay hinding-hindi kanya mahihila papasok sa ataol. Sambit ng lolo ni Miguel noon. Kaya ganoon nga ang ginawa ni Miguel. Dumaan siya sa ulunan nito kahit na nanginginig na siya sa sobrang takot. Ngunit laking gulat niya nang masilayan niya ang nasa loob dahil ang kanyang sarili ang kanyang nakikita roon. Hanggang sa biglang gumalaw ito at bumangon at hinawakan siya sa balikat. Ngunit hindi siya nito mahila dahil siya ay nasa uluhan. Kaya nakatakas si Miguel sa pagkakahawak sa kanya. At tumakbo siya papalayo sa ataol dahil sa sobrang takot. Grabe, nakakatakot pala ang ginawa kong yon. Hindi ko alam na ganun pala yung kalakas. Ay nako, buti na lang nasabihan ako ni Lolo kung anong aking dapat gawin kung sakaling makainkwentro ko ang ataol na lumulutang sa hangin. Sambit ni Miguel sa kanyang sarili habang dinaramdam niya ang sakit ng kanyang balikat. Hanggang sa nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad upang hanapin ang kanyang mga duwag na mga kasama na bigla na lang siyang iniwan mag-isa. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga putok ng mga baril sa iba't ibang direksyon ng gubat. Alam niyang ang mga kasama niya ang nagpaputok ng baril. Kaya nagmamadali siyang tumungo sa direksyon kung saan nanggaling ang mga putok. Nang makarating siya sa kinaroroonan ng mga kasama, ay laking gulat niya dahil wala itong mga buhay at wakwak na ang mga tiyan at nawawala rin ang mga lamang loob ng mga to. Kaya pinagmamasdan niya ang buong paligid dahil alam niya na nanduroon pa ang mabangis na hayop na pumatay sa kanyang mga kaibigan. Putik! Anong klaseng mga hayop ang pumatay sa inyo? Nanginginig na sigaw ni Miguel habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan na wala ng mga buhay. Pagkasigaw niya ng katagang yun ay dahang-dahang lumapit sa kanya ang mga nagbabagang mga mata. Nahalata sa mga ito na naglalaway sa kanya upang siya ay patayin at kainin. Kaya walang tigil ang pagpapaputok niya ng kanyang baril na hawak kahit hindi niya maaninag ang mga ito. Hanggang sa biglang tumalon sa kanya na isang malaking asong itim at kinagat siya sa braso kaya nabitawan niya ang kanyang hawak na baril.
Ngunit nakaganti din siya dahil nasaksak niya ito ng kanyang jungle knife sa ulo. Kaya bumulagta din ito sa kanyang harapan na wala ng buhay. Subalit, nanlaki ang kanyang dalawang mata nang makita niya ang bangkay ng aso na dahang-dahang nag-iiba ang anyo. Doon ay laking gulat niya dahil naging isa itong matandang lalaki na hubot-hubad na at dilat pa ang mga mata na wala ng buhay. Kaya kumaripas siya ng takbo dahil napagtanto niya na hindi hayop ang kanyang mga kalaban dahil ang mga ito ay mababangis na mga aswang na sabik makakain ng lamang loob ng mga tao. Kaya hinabol siya ng mga ito upang gantihan sa ginawa niyang pagpatay sa kanilang pinuno. Oo, isang pinuno ang kanyang napatay. Kaya sa tuwing naaabutan siya ay sinasakmal siya sa paa upang hindi siya makatakbo. Hanggang sa nanghina na si Miguel dahil sa daming dugo ang nawala sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Pagkatapos noon, "Aray! Ang sakit ng katawan ko!" Biglang sambit ni Miguel nang magkamalay siya sa katre na gawa sa kawayan. "O, gising ka na pala, iho. Huwag ka munang tumayo, baka bumuka ang mga sugat mo sa katawan." Biglang sabat ni Mang Ignacio habang nakaupo ito sa kanyang tabi. "Nasaan ako? Bakit ako naririto?" Patarantang tanong ni Miguel dahil naalala niya na hinahabol siya ng mga aswang bago siya nawalan ng malay. "Nandito ka sa tirahan ko, iho. Huwag kang matakot dahil hindi ako aswang tulad ng humahabol sa iyo kagabi. Mabuti na lang at naabutan pa kitang buhay bago kanila lapain." Nakangiting sagot ni Mang Ignacio. "Imposibleng hindi ka aswang. Dahil sa dami ng aswang na humahabol sa akin kagabi eh, hindi ka sasantuhin ng mga yun. Dahil pinatay at kinain nga nila ang aking mga kaibigan na walang awa." Dagdag pa ni Miguel habang umiikot ang kanyang paningin para maghanap ng panlaban sa taong kaharap niya kung sakaling aswang nga ito. "Nagpapatawa ka ba, binata? Siyempre kayang talunin ng asawa ko ang mga aswang na yun gamit ang kanyang baril at tabak na gawa sa aserong bakal. Kung hindi mo na itatanong, dating aswang hunter ang asawa ko bago siya naging magaling na manggagamot." Biglang sabat naman ni Aling Marta sa binata kung sino talaga ang kanyang asawa na si Mang Ignacio. Basta, huwag kayong lalapit sa akin. Kung hindi, papatayin ko rin kayo tulad ng ginawa ko sa matandang aswang kagabi." Sigaw muli ni Miguel kahit hindi na niya alam ang kanyang gagawin kung sakaling aswang nga ang mga ito. "Miguel, ang pinatay mo kagabi ay pinuno nilang si Apo Toño. Kaya hindi kanila titigilan hanggat hindi kanila napapatay. Kaya kailangan mo ng birtud, umutya, upang matumbasan mo ang kanilang mga lakas. Dahil hinding-hindi sila pangkaraniwang mga aswang lamang." Muling sambit ni Mang Ignacio na ikinabigla naman ni Miguel kung bakit siya nakilala nito na hindi naman niya sinabi ang kanyang pangalan. Paano mo po ako nakilala? Hindi ko naman sinabi sa iyo ang pangalan ko ah." Pabiglang tanong ni Miguel dahil nakilala siya nito. "Iyang nakaukit sa iyong dibdib na kawangis ng isang anghel ay nagpakilala sa iyo na ikaw nga si Miguel, ang apo ng aking kaibigan na si Pedro. Isinunod niya kasi ang pangalan mo sa Arkanghel na si San Miguel, ang anghel ng tagapagligtas ng lahat. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit kilala kita, dahil isa ako sa nagtatanggol sa iyo nang pinapanganak ka sa mundong ito, nang inatake kami ng mga aswang na alagad ni Tiniente Kimo." "Mang Ignacio, may natagpuan na namang bangkay sa gitna ng gubat. Tatlo sila at tila mga dayuhan ng mga yon. Wakwak na naman ang tiyan. May nabiktima na naman ang mga aswang." Biglang sigaw ng kaibigan ni Mang Ignacio sa labas ng bahay dahil natagpuan nila ang bangkay ng mga kaibigan ni Miguel. "Miguel, kailangan mo na talagang magkaroon ng birtud, umutya, dahil ikaw na naman ang isusunod nila. Hindi titigil lang ang kani Apo Toño hanggat hindi kanila napapatay." Sambit muli ni Mang Ignacio dahil kilala niya ang mga aswang na angkan ni Apo Toño.
hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti. Saan naman ako makakahanap ng birtud na sinasabi ninyo? Tanong ni Miguel dahil hindi nito alam ang pinagsasabi nito sa kanya. Hanapin mo ang ataol na lumilipad sa lugar na ito dahil iyon lang ang alam kong makakatulong sa iyo ngayon. Ayon kasi sa alamat, ang ataol na iyon ay naghahanap ng bibigyan niya ng kanyang kapangyarihan kapag nagpakita ito sa isang lugar. Sagot ni Mang Ignacio dahil iyon lang ang alam niyang may tangan na birtuda. Ah, bago pala kami atakihin ng mga aswang, nakakita kami ng ataol na lumilipad. Kaya tumakbo ang mga kasama ko. At iyon na rin ang huling pagkikita namin. Wika ni Miguel nang maalala niya ang ataol na lumulutang sa hangin dahil inatake din siya ng bangkay na kawangis niya. Sakto! Dahil nakita mo na pala ang ataol na lumulutang sa hangin, balikan mo lang kung saan mo siya nakita dahil doon din siya lilitaw at magpapakita kapag naamoy ka niya. Nakangiting sagot ni Mang Ignacio. Paano ko makukuha ang birtud ng ataol na sinasabi po ninyo? Biglang tanong ni Miguel dahil magagamit niya iyon upang makatakas ng buhay sa lugar na iyon. Harapin mo nang walang takot ang laman ng ataol kung sino man siya dahil marami siyang anyo, maging ikaw o lahat ng kakilala mo ay kaya niyang gayahin. Pagkatapos ay pilitin mong kunin ang libretang itim sa kanyang ulunan dahil nanduroon nakasulat ang mga orasyon at mga sangkap sa paggawa ng mga sandata panlaban sa kampo ng kadiliman. Pagkatapos mo iyong magawa, ay lalabas sa iyong harapan ang dalawang kandila na lumulutang din sa hangin. Kunin mo din iyon at ibalot sa itim na tela at umalis ka na sa lugar na iyon at huwag na huwag kang lilingon pa sa iyong likuran kahit na anong mangyari dahil mawawalan ng bisa ang birtud kapag lumingon ka sa ataola. Mahabang pagpapaliwanag ni Mang Ignacio kay Miguel kung paano niya makukuha ang birtud ng ataola na lumulutang sa hangin. Bago mo iyon gawin, binata, magpagaling ka na muna dahil marami ka pang sugat sa katawan. Biglang sabat naman ni Aling Marta dahil ito ang gumamot sa kanyang mga sugat. Hindi na muling nagsalita si Miguel at muli niyang ipinikit ang kanyang dalawang mata upang makapagpahinga. Dahil mamayang gabi ay kukunin na niya ang birtud ng lumulutang na ataol na sinasabi sa kanya ng matanda. Kasi ayaw na niyang tumagal pa sa lugar na yun. Kaya kinagabihan ding yun ay nagtungo siya sa kung saan nakita niya ang lumulutang na ataol at naghintay siya roon ng matagal upang magpakita itong muli sa kanya. Hindi nga nagtagal ay naamoy na niya ang amoy ng formalina na naamoy niya nung una niya itong nakita. Hanggang sa nagpakita na nga ito sa kanya habang lumulutang sa hangin. Ngunit hindi na siya nakakaramdam ng takot dahil ang nais lang niya ay makuha ang birtud nitong hawak. Ilang sandali pa, dahan-dahan na siyang lumapit sa ataol at doon pa rin siya dumaan sa ulunan nito upang wala itong lakas kapag nahawakan na siya. Hanggang sa bigla nga itong bumangon at nakita niya ang mukha nito na kawangis ng kanyang lolong na mayapa na. Naaagnas na ang bangkay nito habang nakasakal sa kanyang leeg. Halos hindi na siya makagalaw ng mga oras na yun dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ng bangkay na kawangis ng kanyang lolo. Kaya pinagsusuntok niya ang mukha at katawan nito upang bitawan siya dahil hindi na siya makahinga. Ngunit tila isa itong bato na hindi tinatablan ng kahit ano pa ang suntok na gawin niya. Kaya kinuha niya ang kanyang jungle knife na pinamana sa kanya ng kanyang lolo na nakalagay sa kanyang tagiliran at sinaksak niya ang leeg nito dahilan para nandilim ang kanyang paningin. Doon ay dahan-dahang lumuluwag ang pagkakahawak sa kanyang leeg ng bangkay at nakita na rin niya sa ulunan nito ang libretang itim. Kaya bigla niya itong kinuha habang pilit pa rin niyang binabaon ang kanyang kutsilyo sa leeg ng bangkay. Mamahinga ka na ng tuluyan kung sino ka man.
dahil ako na ang bagong nagmamay-ari ng iyong kapangyarihan. Wika ni Miguel at hinugot na niya ang kanyang kutsilyo sa leeg nito. Pagkakuha niya ng libretang itim, ay agad din lumitaw sa kanyang harapan ang dalawang kandila na lumulutang din sa hangin. At umiilaw pa ang mga ito na hindi namamatay sa ihip ng hangin. Kaya nagmamadali din niya itong kinuha at inilagay sa telang itim at kusa na lang namatay ang sinag nito nang kanya itong ibalot. Ngunit habang papaalis na siya ay biglang tinawag ang kanyang pangalan ng kanyang tatlong kaibigan na pinatay ng mga aswang. Nais man niyang lingunin ang mga ito ay hindi niya ginawa dahil naalala niya ang sinabi sa kanya ni Mang Ignacio na kapag lumingon siya ay mawawalan ng bisa ang nakuha niyang bertud. Kaya nagpatuloy ang kanyang paglalakad habang pumapatak ang kanyang mga luha dahil hindi man lang niya pinansin ang kanyang mga kaibigan na humihingi ng tulong sa kanya. Pagkarating niya sa tirahan ni Mang Ignacio ay kinakabahan na naman siya dahil napakaraming dugo ang nagkalat sa lupa. Hanggang sa nakita na lang niya na bangkay na si Aling Marta kasama ng ibang aswang na nakabulagta sa lupa. Miguel, tulungan mo kami. Tapusin mo ang kasamaan dito sa aming lugar. Miguel, alam ko na kaya mo silang tapusin sa pamamagitan ng hawak mo ngayong bertud. Maawa ka sa amin. Tulungan mo ang mga taong natitirang buhay sa baryong ito. Huling sambit ni Mang Ignacio kay Miguel at agad din siyang namatay. Ayaw sanang pakinggan ni Miguel ang sinasabi ng matanda sa kanya dahil tatakas na lang sana siya upang makalabas ng ligtas sa baryong iyon. Ngunit nakokonsensya siya dahil dalawang beses na rin na iligtas ng matanda ang kanyang buhay. Kaya binuksan niya ang libretang itim at naghanap siya ng sandata upang panlaban sa mga aswang. Nakita niya roon kung paano gumawa ng bala ng baril na may lamang orasyon at sagradong mga halaman na makikita sa loob ng bahay ni Mang Ignacio. Kaya naman, iyon ang kanyang ginawa, magdamag, hanggang sa inabutan na lang siya ng umaga. Pagkatapos niyang ihanda ang baril ni Mang Ignacio at nagawa niyang mga bala ay gumawa din siya ng patibong sa buong bahay na nakita din niya na nakasulat sa libretang itim. Alam talaga niya na babalikan siya ng mga aswang dahil may orasyon siyang nakita sa libretang itim na kayang maamoy ng mga aswang ang kanyang dugo kapag isinalin niya sa tubig na may kasamang orasyon. Alam din niya na totoo ang mga nakasulat sa libretang itim dahil nakasulat ito sa kakaibang lingwahe. Ngunit nababasa niya ito at naiintindihan kapag sinisindihan niya ang isa sa kandila niyang dala. Habang nagpapahinga si Miguel ay bigla na lang siyang nagulat dahil bigla na lang may sumigaw sa labas ng bahay na tila nasusunog ang katawan nito. Paglingon niya ay masyado nang madilim sa labas ng bahay kaya napagtanto niya na sinasalakay na siya ng mga aswang dahil kitang-kita niya kung paano nagliyab ang dalawang aswang sa ginawa niyang patibong. Hinanda na niya ang kanyang baril na may bala na gawa sa halamang gamot at orasyon na galing sa libretang itim. Nagtago siya sa dingding na may butas upang makita niya ng malinaw ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Kahit ang mga nagbabagang mga mata lang ng mga aswang ang kanyang nakikita, ito ay kanyang pinuputukan. Doon ay napapangiti siya dahil sa tuwing natatamaan ang mga aswang ay agad itong nagliliyab at sumasabog. Kaya patuloy niya iyong ginawa hanggang sa naubusan siya ng bala. Halos hindi na niya alam ang kanyang gagawin ng oras na yun. Dahil dahan-dahan nang lumalapit sa kanya ang hindi mabilang na mga aswang upang siya ay patayin na. Dahil sa kadiliman ng kanyang paligid ay naisipan niyang sindihan na ang kandila na hawak niya. Doon ay laking gulat niya dahil nakaharap na sa kanyang harapan ang tatlong aswang na gusto siyang patayin habang naglalaway ang mga ito. Ngunit nagtaka si Miguel kung bakit tila walang nakikita ang mga ito. Para silang mga bulag na inaamoy-amoy ang buong paligid ng bahay dahil hindi nila makita ang kanilang bibiktimahin.
Ito pala ang kapangyarihan ng kandilang to? Gagawing bulag ang aking mga kalaban? Bulong ni Miguel sa kanyang sarili at dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang jungle knife upang isa-isahin ang mga aswang na nakapasok sa loob ng bahay. Halos walang nagawa ang mga aswang kay Miguel dahil hindi nila ito nakikita. Halos wala na rin natira sa kanilang lahat na pumasok sa loob ng bahay, kaya kumaripas na lang sila ng takbo dahil isa-isa na silang pinapatay ni Miguel ng walang awa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.